At ito ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 ang puntahan ng bayan kasabi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, Happy Friday! 4:31. Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing hapon, alas 4:30. Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Ito po ang Teleradyo Serbisyo. Hi, hello and good afternoon mga kaserbisyo. Ako po ang inyong kaserbisyong si Migs Bustos na nagbabalik ka ba dito po sa studio. It feels like a long time ago. It feels like yesterday. Yes. Oo, marami kang baon sa amin na kwento, Partner Migs. Namiss po natin si Partner Migs kahapon dahil siya mismo ang namigay ng relief goods at lugaw po sa mga evacuees po natin. Saan ba yan? Oo, actually, you know, Wednesday pa lang kasamang Nina kasi yung papunta, hindi naman kami to exactly na baha, pero yung road papunta po ng opisina is sa Marcos Highway po yan. Kumbaga, ang red zone, ang ground zero po sa Marikina. Kumbaga, sa may isang malaking mall po yan, doon po talaga yung sukatan ng level ng water sa Marikina. Doon pa lang bahana. Ano tapos, nga ba yung malaking mall dyan? Ano yan? Minumungkahi mo. Pwede naman eh, para lang pwede naman, sa SM Marikina. Oh, landmark yan, landmark yan. So, ano, lumubog na rin? Kumbaga, doon kasi yung talagang, doon talaga yung kumbaga landmark, yung sa ilalim noon, doon talaga yung kumbaga measuring ng water level ng Marikina. Pero so, yung mall, hindi naman. Hindi naman. Mataas siya. Pero yun nga, yung around sa mga community groups din namin, very active yung community groups namin, kumakalabas ka ba, marami na nga daw na baha. And at the same time, malapit din sa amin, alam mo, kasamang Nina yun sa mga barge, di ba? Sa may Circulo Verde, Manalo Bridge. Yun din. So, landlock na rin, no? So, kumbaga, hindi na rin tayo po noon nakalabas. Naging active na lang po tayo work from home. Pero, nakabawi naman po tayo the day after dahil tayo po inumigay po ng mga lugaw sa Barangay 164, Barangay 159 po yan sa Caloocan. At yan po, no? Ito po yung mga iba pong mga aba, buhat-buhat pa more. Yan. Yan po sa mga iba po nga evacuation centers po, no? Sakto rin kasamang Nina dahil tayo po ay dumating na medyo paggabi na at mainit-init pa po yung sabaw natin. Kaya malaking bagay po sa mga bagets, sa mga chikiting, sa mga nanay, sa mga ate, sa mga kuya, yung dala po nating duga para po sa ating mga kaserbisyo. Okay, so kumusta naman yung lagay ng ating mga evacuees, Partner Migs? Katulad nga ng report natin kagabi sa Showbiz Sidelines, ito nga, no, maraming mga bata, may mga ilan-ilang mga bata doon. Ito actually medyo pamigay din namin to eh. Well, personal ko tong gamit. Kaya talaga pinamigay mo si Mickey Mouse. Personal naming gamit 'yan na kasi alam namin maraming mga bata na walang tulugan. Tas halos lahat po talaga sa papag natutulog. Ito po yung maliit ko pong echo bag kay Tatay. Kay Tatay po 'yan, no. Kwento nga ni Tatay kasamang Ninya, wala na siyang damit, inanod na po ng ulan o baha yung kanyang mga damit. Tapos, nung namigay po tayo, pinagkaguluhan po yun. Ang tinira niya, kasamang Ninya, isa lang para sa sarili. At namigay din siya para sa mga hindi nakakilala, yung mga nandun sa ano. Siguro mga kapitbahay niya yung iba. Tatay. Ang bait naman niya. Kasi kung tutuusin, pwede niyang kunin lahat yun. Totoo yun. Kasi sa kanya ko binigay. Sa kanya mo talaga binigay. Sa kanya binigay. Tsaka kasi siya yung parang medyo kasize ko. So sabi ko, yung makikinabang siguro nito, yung medyo kasize ko, baka kasya sa kanya.
So ayun po, no, ito po, isa, ilan po mga residente sa Barangay 159, kung di ako nagkakamali po. No. Maraming salamat po. Binabati po namin yung mga kagawad, mga chairman po dyan na inalalayan po nila kami. Kasi makitid talaga yan kasamang ninyo. Sinuyod po talaga namin yung mga maliliit na daan gamit po yung crew cab na yan. Buti ano, hindi kayo nag-pass ng medyo baha pa. Kumusta yung roads leading to Caloocan? Mabuti naman, hindi naman baha. Although marami lang din na medyo makitid dahil inaayos. Yung aftermath, no, at least sa mga suyod-suyod ng mga kalsadang yan, kita mo marami talagang basura at putik-putik talaga. Pero yung lugar kung saan ka namigay ng lugaw, maayos yung itsura ng lugar. Ano? Tama. Hindi siya, kasi yung ibang evacuation covered site yan. Ay naging ano na rin, nabaha yung evacuation sites. Yes. Itong covered court na ito sa Barangay 164, kung di ako nagkakamali, yan po sa Talipapa High School, yan mismo, hindi naman po daw yan binaha. Pero kasi, malapit po ito sa may Tulyahan River sa South Caloocan. Yun po talaga yung kumbaga main source ng tubig kasi malapit ngayon sa creek. So marami din po tayong mga kaserbisyong informal settlers doon. So, lagpas tao po daw talaga yung baha. Tapos dito sila nang evacuate sa evacuation center na yan. Maraming salamat kay Kagawad Elizabeth de la Cruz kasi siya po talaga yung nag-alalay sa amin. No? Talaga nagbahay-bahay. Marami talaga doon. Actually, may mga iba doon, partner niya, na parang walang nangyari. Nakapaglinis na sila. Oh, totoo ha. May mga bahay doon na parang walang nangyari. Pero kasi din siguro, mas prepared na rin daw yung mga tao doon. Pero at the first time, on the contrary, first time naman din daw nilang na-experience yun. Pero doon mo rin makikita yung bayanihan spirit, yung kumbaga, yung common, no? Bayanihan, tulung-tulungan. At honesty system, ha? Minsan kapag may bumabalik sa amin, oh kuya, nakapaglugaw ka na ba? Di, okay na po, meron na po. Kasi, talaga? Kasi bilang mo sila? Kasi medyo bilang, ha? Sukat yung mga halos nasa 1,000 din talaga yung napamigay natin. Minsan iba, humingi tatlo, sabihin nila. Grabe, ang dami ng 1,000. Madami. Actually, yung in-unload namin, madami. Napakarami 1,000 na lugaw. Oo. Marami siya. Oo. Actually, hindi nga siya naubos, eh. May okay. Mga iba pa tayong mga pinagbigyan sa iba pa pong barangay. Shoutout po kay Kuya Jag, kay Sunshine, nakasama namin at reporter po natin na si Tricia Lindo, nakasama po natin sa pamamahagi ng lugaw. Ayan, kumusta naman yung meron namang maganda naman yung ventilation, yung sanitation, yun yung mga concerns eh. Kasi syempre after nito, yung aftermath yan, baka magkasakit yung ating mga kababayan. Ang silver lining dito, at least sa punta namin, ha, sa na-experience namin, is yung maulan na panahon na hindi siya ganun kainit. Kaya kahit papano, bearable, quote-unquote. Walang electric fan, no? Walang electric limited, fan. Limited. Oo. Kanya-kanyang electric fan. Actually, sa totoo lang, kung makikita niyo po yung ating sit nurse, yung ideal na may malaking ventilation, may kumbaga may input, may output, hindi siya masyadong ventilated. Kasi nga yung iba, sa schools. Yung iba din sa mga designated evacuation centers na yung paglalabasan mo, yung kumbaga mga bintana, hindi siya ganun kala. Merong mga iba, kumbaga sliding windows. Pero sa kabila nun is yung mga usual mo lang na bintana na maaring hindi kumbaga yung hangin, hindi makalabas yung hangin. Oo. Ang isa pa naman sa mga binabantayan ngayon ng DOH, mga ubo, yung mga supon, sipon, at saka mga trangkaso, na minsan airborne. So kung medyo kulob at hindi well-ventilated yung lugar, pwede yung magkahawa-hawaan yan. Lalo na sa mga bata. Ang mga bata, hindi mo naman masabi kung lahat may bakuna. Diba? Hindi mo masasabi. Oo. Kung lahat may bakuna, konting ubo lang, konting sipon lang. Mas madali po silang kapitan. Kaya sa akin, no, syempre, tayo nina talagang may soft spot tayo sa mga bata. Mm-hmm. So yung pamigay po natin na maliit na bagay pong kutsyon, yung mga bata natutulog sa papag, sa semento. Aba, yung isa doon nakatulog agad. Totoo talaga. Nakatulog sa binigay mo, nakakatuwa naman. Mm. Oo. Siguro, ang cute nung binigay mo. Pati ako parang gusto ko rin matulog dun sa binigay mong Mickey Mouse. Eh. Napaka-cute. Yung mga maliliit na bagay na ganyan, ano? Oo. Oh, that's really nice to see. Ayan. So, gaano ka katagal dyan?
Siguro per evacuation center, mga 30 minutes. Kasi hindi mo naman napapamigay ng isa-isa. Kumbaga yung iba... May tulong-tulong, hindi naman ikaw lahat yan. Hindi naman lahat. And at the same time, sabihin nila, tatlo po, apat po, kasi naglilinis yung papa ko, tulog po yung bata. So hindi na tayo masyado naging quote-unquote strict doon. Kumbaga pag ibigay na natin, di ba? Okay, well that's... At hindi naman tayo naubusan. Hindi na ubusan yun na importante. Ayan, no, namigay ka pa ng isa pang kutsyo na pink dalawa, naman. Dalawa yan. Isa red. Kakatuwa. Yes, dalawa yan. O nakatulog siguro, yun yung sinasabi mong bata na nakatulog sila agad. Yan naman in particular na bigyan natin ng mala Mickey Mouse is lima... Ilan sila magkakapatid? Sampu sila sa bahay. Ha? Sampu sila sa bahay. Pero, mga limang bata, may mga extended family, may nanay, may anak. Maraming ganung mga sitwasyon na sa mga evacuation centers na napuntahan natin. Maraming mga bata talaga ako. So gaano katagal pa kaya sila no diyan sa mga evacuation center, kailan nila balak umuwi? Yun din ang tinanong natin, anong plano nila? Wala rin silang masagot. Kasi karamihan din ng mga kasama nila sa bahay, sabihin natin, dalawa sila sa evacuation center. Yung iba nilang kapamilya nasa bahay naglilinis. So ready naman silang umuwi. Pero yun nga lang, magsisimula silang muli. Dahil, kung ano naman yung nalinis sila, titingnan nila kung anong naisalba nila, yung mga ilang damit na baka pwedeng malalaba, pero di na rin sila talaga nag-expect. Oo. So, parang you start from zero. Parang ganun eh. Paano ka magsisimula muli? Actually, ang dami po, kahit yung mga coworkers natin, yung mga kasama ko sa trabaho, kahit sa ibang, for example, dun sa kanina ko saan ako nanggaling, isa sa mga security guard, talagang nawala yung buong bahay niya. Talagang nalimas. Hindi na pwede tirahan. So, kailangan niyang mag-build uli ng bagong bahay. So, alam mo yung mga ganun. So, nagpasapasahan ng mga kung anumang donation na pwedeng ibigay in kind or kung pera man. GCash, buti na lang. May GCash, may Paymaya. Madaling magpa-pass ng pera. Share ko lang din, partner niya. Nung nagpa-lugaw kami, baka sa isa sa mga sitters na yan, ang mga unang mga bata. Ang cute yung mga bata. Sige, lugaw. Pero disciplined. Hindi nila kinukuha. Sabi ko, pababa kasi yun eh. Kumbaga rampa siya. Maliit lang siya na rampa. Tapos may puddle dun sa rampa. Tapos syempre, sa banta ng leptospirosis, kailangan hindi magpaa, di ba? Sabi ko, mga bata, chinelas kayo. Eh kuya, wala na kaming chinelas, inanod na. Ayun. Wala na rin talagang choice. So dadaanan mo pa rin yung puddle na yon o yung baha na yon at maaari kang magka-leptospirosis. Totoo yun. So para po sa mga gustong magbigay ng mga in-kind donations, yung mga simpleng bagay lang chinelas. Po. Chinelas. Kailangan nila. Damit, literal po. Chinelas, damit para sa mga bata kung merong gatas, hygiene kits. Marami din doon na sabi nga nila, di ba, na wala na silang bahay. Pangsimula lang, mga scrap na plywood, mga scrap na yero, anything na makakapagsimula sila ulit. So at least napuntahan mo yan, partner Migs. Sana makabalik rin tayo dyan at makita kung nag-improve yung kanilang sitwasyon at sana walang magkasakit. Na kasi iba pa yun eh. Pag nagkasakit, iba may na-hospital, gagastos ka na naman. Okay, at kung gusto palang mag-donate ng ating mga kababayan, alam mo ba kung saan pwede silang, binigay mo yung address eh. So maybe they can just go and mamigay. Katulad nung ginawa mo, nagbigay ka ng mga gamit, sarili mong gamit. Actually, ang kapartner natin dito, kung di ako nagkakamali, is DSWD. Nakipag-ugnayan tayo sa DSWD, tapos kinanak nila tayo sa mga barangay. Ayan. Okay. So kailangan na coordinated po. Coordinated or magtanong kayo sa mga barangay nyo. Minsan, dati, pupuntahan mo na. Alam mo, ito yung evacuation center, pupunta na ako doon. Pupunta ka na. May dala ka ng kung ano man. Yes. Ayan. So, alright. Maraming salamat sa iyong serbisyo, partner. Migs ka, serbisyo ka talaga. Ayan. Okay. Ngayon, puntahan naman po natin itong report tungkol sa Flood Control Master Plan na pinabubusisi ni House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalita at nagseserbisyo sa kamara si Willie Delgado Jr. Maraming salamat, Ninia, at Grafer Meigs. Ipinagutos ni House Speaker Martin Romualdez na tingnan muli ang Flood Control Master Plan sa Metro Manila kasunod na naging pananalasa ng Bagyong Karina at Hanging Habagat. Sabi ni Speaker Romualdez, dapat na i-update kung kinakailangan ang mga master plan laban sa baha.
Kabilang dito ang paglilipat ng mga nakatira sa mga low-lying at flood-prone areas. Binigyan din ng leader ng Kamara na hindi maiiwasan ang malalakas na bagyo dala ng climate change, pero kayang bawasan ang pinsalang may dudulot ito kung susundin lamang ang mga nakasad sa master plan. Kahapon ay personal na binisita ni Speaker Romualdez ang Tangos Tanza Navigational Gate and Pumping Station sa Nabotas. Ang Nabotas flood gate na ito ay sinasabing nakatutulong mabawasan ang pagbaha sa Malabon, Nabotas at mga kalapit na lugar, subalit nagkaroon ito ng malaking sira nito lamang nagdaang Hunyo. Inaasahan din na masusing pagbusisin ng Kamara sa mga flood control projects sa oras na sumalang ang panukalang 6.3 trillion pesos national budget para sa taong 2025. Samantala, nagpapatuloy ang relief operation ng Kamara sa pungunan ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez, katuwang ang tingog part to list sa mga biktima ng bagyong Karina sa National Capital Region. Dumating na mga relief goods sa mga lugar ng Marikina, Malabon at sa lungsod ng Nabotas. Sa serbisyo mo sa Kamara, ako si Willie Delgado Jr. para sa Tele Radyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Okay, maraming salamat sa report mo, Willie Delgado Jr. At ngayon naman po, para po sa mga miyembro ng Pag-ibig. Ayan, meron pong calamity loan ang Pag-ibig at nasa linya po ng telepono si Acting Vice President ng Member Services Operations ng NCR Northeast Group, si Sir Jack Jacinto Jr. Magandang tanghali, Sir Jack. Okay, tawagin po natin uli si Mr. Jack Jacinto Jr. ng Pag-ibig tungkol nga dito sa Pag-ibig Calamity Loan para sa mga biktima ng Super Typhoon Karina. Kasi yesterday, we were talking to SSS. So meron din pong SSS Calamity Loan para sa mga miyembro ng SSS up to 20,000 pesos na pwede po nilang bayaran in 24 months. Okay. So, hindi na raw mabigat kung 20,000, kunyari, nasa 900 ang babayaran mo kada buwan for 24 months. At zero interest yun? Hindi, may interest. May interest naman, pero mababa lang. Mababa lang. Hindi mo ma-feel. Hindi, hindi na masama. Hindi na mabigat. May 20,000 ka agad. Okay. At narito na po sa linya ng ating telepono ang Acting Vice President ng Member Services Operations ng NCR Northeast Group, Mr. Jack Jacinto Jr. Magandang tanghali po, sir. Magandang hapon po, Ma'am Nina. Magandang hapon pala, no? Tanghali. Sir Jack, hello po. Mix din po ito. Hello, sir. Magandang hapon din po, sir. Okay, Sir Jack, nako, magandang balita po sa mga miyembro ng Pag-ibig dahil meron kayong calamity loan para sa mga biktima ng Super Typhoon Karina. Magkano po itong calamity loan na ito, Sir Jack? Tama po kayo, Ma'am Nina. Kami po sa Pag-ibig Fund, alam mo ninyo, pagka po may state of calamity po na dinedeklara sa isang area, sa syudad o sa municipality, eh agad-agad po natin ginagawang available yung Pag-ibig Calamity Loan. At yun po, ang mahihiram po ng isang miyembro sa Pag-ibig Calamity Loan ay 80% po ng kanyang kabuuang ipon sa Pag-ibig Fund. So pagka po inad po yung kanyang hinulog, yung pong hinulog ng kanyang employer at yung pong kanyang kinitang dibidendo taon-taon, pag inad po natin yan, yan po yung kanyang Pag-ibig saving. So 80% po niyan, yan po yung kanyang maaaring mahiram. Okay. Sir Jack, mix po ito. Sino naman po ang mga maaaring mag-apply? Opo, ang Pag-ibig Calamity Loan po ay bukas para po sa ating mga miyembro na aktibong naghuhulog. Ibig sabihin ho niyan, eh, may hulog na isang buwan over the past 6 months at meron pong at least 24 months po na hulog. So, dalawang taong hulog. So, pagka po yan, eh, ganyan po yung number of months na hulog ng member at yun nga po, active member po siya. Siya po ay eligible. And of course, dapat po yung pong kanyang lugar na pinagtatrabahuhan o kaya ay ang kanyang residence ay yun po'y kasama sa mga areas na dineclare under a state of calamity. Okay. Mga may maximum po na loan amount po ba?
pagka po sa loan amount, yung pong nabanggit natin kanina, Ma'am Minya, it's 80% ng ipo ng isang miyembro. So, yun po yung maximum, ano? Ngunit may mga miyembro po tayo na minsan ini-specify ho nila yung kanilang gustong mahiram kung hindi po nila balak kunin ng buo yung kanilang maihiram na 80% ng kanilang ipon. Oo, kasi syempre, mas malaki yung uutangin mo, mas malaki rin yung babayaran mo. Kaya yung kaya lang, yung tama lang para sa kanilang pangangailangan. So sa ngayon po, sir, marami na po ba o meron na ho bang mga miyembro na nag-avail ng calamity fund na ito? Ay, alam mo ninyo, Ma'am Minya, Sir Mix, sa experience namin, pagka po bagong deklara at ito nga po, katunayan, naglilinis pa ho yung iba ho nating empleyado kasi sila rin ho napinsala, ano, naglilinis pa ng bahay, para makalipas yung baha. Pagka ho mga ganitong 1 or 2 days after the calamity, hindi pa ho gano. As of 12 noon kanina, nakatanggap na ho kami ng nearly 300 applications. Ngunit, ine-expect ho natin mas lalo po itong darami. In fact po, for the first half of the year, nakapaglabas po kami ng more than 1 billion in calamity loans for around 70,000 members. And again po, dahil nga po, mas marami po ang apektado ngayon, buong Metro Manila, Cavite, Batangas, yan po, naghahanda po kami sa pag-apply po ng ating mga miyembro. Magkano po yung interest at gaano katagal? Ilang taon maaaring bayaran ito ng isang miyembro? Opo, ang interest rate po ng Pag-ibig Calamity Loan ay 5.95% per annum at ang kanyang loan term ay 2 years or 3 years. Nasa, depende na po sa pipiliin ng miyembro. Ang isa pong kagandahan po dito, Ma'am Minya, Sir Mick, yung pong unang bayad ay hindi po agad sisingilin. Ano? On the third month pa po, yung unang bayad sa Pag-ibig Calamity Loan dahil nga po batid namin na nagre-recover pa yung ating miyembro mula sa pinsala po ng kalamidad. Opo. Ilang taon naman po maaring bayaran ito ng isang ng miyembro, sir? Dalawa po ang option nila, Sir Mig. Either 2 years or 3 years to pay. Okay. So emphasis lang po, no? Up to 2 to 3 years and at the same time, Sir Jack, sabi niyo po kanina, on the third month. On yes, the third yung unang month payment. Pa siya yung simula po. Yung simula ng pag... Kumbaga, pagbayad po. Okay. Alright. So, yung eligible po dito, syempre, kailangan ikaw ay biktima ng kalamidad. So, kailangan galing ka sa lugar na may state of calamity. Opo, Ma'am Minya. Either po, nagtatrabaho siya sa isang kumpanya na, yun nga po, under a state of calamity, na tatagpuan sa under a state of calamity, o kaya naman ay nakatira sa, again, sa isang lugar na diniklara under a state of calamity. So hindi ho pwede yung mga nakatira po sa lugar na wala, hindi under state of calamity. Tama. Okay, nako, maraming salamat po. Malaking bagay po ito at hingi na lang po kami ng update sa inyo siguro po next week. Opo, lalo na po, Ma'am Minya, Sir Migs, kung paano po madali at mapabilis yung pag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. Salamat po, ingat sila, po kayo. Sir, saan pala sila pwedeng pumunta? Paano yan? Pwede bang online? Opo. Para po yung proseso. Ay, salamat po. Ay, babanggit ko na rin po, Ma'am Minya, Sir Mig, paano po mag-apply? Maaari po online via virtual Pag-ibig. Dito po, i-upload lang nila yung kanilang application form. Tapos po, i-indicate lang nila yung kanilang Pag-ibig Loyalty Card Plus. Dito po kasi pinapasok na yung kanilang matatanggap na loan para hindi na sila bumalik sa Pag-ibig branch. Ano? Yung pangalawa naman po, kung sakaling hindi pa ho bihasa sa online or gusto ho nila yung manual application, pwede pa rin po. Ang abiso po namin diyan ay idaan po sa kanilang employer, lalo na po sa mga employed members po natin. Idaan na lang po sa employer yung kanilang application form, photocopy ng ID, photocopy ng Pag-ibig Loyalty Card Plus nila. At ang magdadala na lamang po sa amin, ito naman po talagang kadalasan ginagawa ng mga ng ating mga HR at ng mga HR representatives ng kani-kanilang mga employer. All right. Maraming salamat po kay Mr. Jack Jacinto Jr., ang Acting Vice President, Member Services Operations ng NCR Northeast Group Pag-ibig. Okay, on to our next topic. Maganda rin to, tungkol pa rin sa serbisyo. Partner Migs, maya-maya, ano?
Makakausap natin isa sa mga relief operations po para sa mga biktima ng Super Typhoon Karina. And after that, may inaantay rin tayo na kaibigan natin si Doc Ted Esguera. Oo, kasi si Doc Ted Esguera isa po siyang rescue doctor na at the same time. Kumbaga yung science kasi yung approach niya pagdating po sa pag-approach ng mga, hindi lang po mga bagyo ha, mga earthquakes, but overall po mga natural calamity. So kumbaga itong mga nangyayari sa atin ngayon kapag dating sa baha, marami tayong mga nakikitang post sa social media na mga opinion, 'di ba? Pero I think yung solution po dito, no, it's bigger than us. And para po ma-achieve po natin yun, it is a collective effort po as a nation. Lahat po tayo tulong-tulungan, pero alam mo tong si Doc Ted Esguera, ay na-interview ko na to dati. Oo. Then, nung bata-bata pa tayo, Doc Ted, naalala mo, nagpunta ako sa bahay mo. Ah, talaga? Oo, nagpunta ako sa bahay niya to check out yung paano, gaano ka-prepared yung bahay niya. Tama, nabalitaan ko rin yan. Grabe, nakamartilyo yung mga aparador, yung hindi babagsak sa'yo, kahit na magkaroon ng intensity kung anong earthquake. Yung mga, para siyang meron siyang shelter. Meron, parang ganon. Tapos yung mga gamit niya sa bahay, nakamartilyo sa semento sa bahay. Wow. So hindi yun babagsak sa'yo. So yung mga ganong klase ng preparedness, kung may isang tao na sobrang prepared, yan po si Doc Ted Esguera. Yan. Kung maalala mo siya rin yung doktor ng Everest team. Yes. Yung first Filipino and Filipina na team na pumunta po sa Everest. So marami talaga siyang alam pagdating po sa mga first aid, disaster response, and preparedness. He's the man. He's the man. Okay. Magbabalik po kami dito po sa Nagseservisyo, Niña Corpus. Nagseña Corpus sa Radyo 630. Rescue operations and awareness in swiftly moving environment. In a swiftly moving environment. Tama ba itong sinasabi ko? Well, on anyway, moving water. Okay, may on currents. Moving water. Oh, bagay na bagay sa ating, sa nangyari. Alam mo, bagay na bagay yan dun sa nag-viral na sinasabi ko kanina. Yung sa barge dun sa may Manalo Bridge. Na it took 8 hours para ma-rescue po yung kaservisyo po natin na natrap po sa barkong yun. At talagang kita mo yung mga videos. Ito yung sa Circulo Verde. Circulo Verde. Yes, ang bilis. Grabe yun. Oo. Tsaka actually ang dami ko pang nakikitang videos ngayon sa social media. Yung parang rapids. Yung parang alam mo yung sa CDO, Cagayan de Oro. Oo. Yung ganun. Rapids talaga. Rapids. May parang fast-moving currents. Tagalog yun. Oo. O yung mga ganun po ba na grabe, pag hindi ka nakahawak o pag ikaw ay nasama doon, wala eh. Hindi ka mabubuhay doon. Mm-hmm. Pero yung mga kababayan natin, sobrang resilient eh. Ang gagaling eh. They're able to hold on to something or nakasakay sa may ginawang, ewan ko ba, gulong. Kaya nasama siya doon sa rapids. Correct. Pero grabe ha, yung rapids na nakita ko kanina, sobrang bilis talaga. Parang death-defying. And then, since nakaupo siya sa isang something na ginawa niya, huminto rin eventually. So ayan, bumaba siya dun sa ginawa niya na parang ganun. Okay. I survived. I survived. Pero grabe. Grabe yung mga pinagdaanan talaga ng ating mga kababayan. At bilib rin ako sa mga kababayan natin kung gaano talaga sila ka-resilient o yung talagang kayang-kaya nilang tumayo uli after. Diba? After a diluvio na katulad po nitong nangyari sa atin recently. At eto nga po, kasama po natin, ang isang volunteer ng Wilderness Search and Rescue Philippines or isa rin po siyang Swift Water Rescue Technician. Yan, kasama po natin sa linya si Gerard Natividad. Magandang hapon sa iyo, Gerard. Hi, Sir Gerard. Mix and Nina here, dito po sa nagseservisyo Niña Corpus. Hi, sir! Hello, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig. Kala-subaybay. Okay, ano po itong pagiging swift water rescue technician ninyo? Ano pong ibig sabihin nito? Yeah,
kasi isa siya sa mga disciplines ng ano eh, ng technical rescue. So when you say swift water rescue technician, ito ay or when you say swift water, ito ay ang pagresponde sa isang gumagalaw na tubig o tubig na may agos. Kadalasan kasi yung madalas na mga trainings natin dito sa Pilipinas, no, yung WASAR or water search and rescue at yung iba pang mga madalas na training ay madalas ginagawa sa mga swimming pool or sa dagat. Pero iba kasi yung discipline, iba yung dynamics kapag moving water yung involved, no. So iba yung approach, medyo may kaibahan din ng konti sa gamit, sa techniques, at saka kailangan medyo specialized training siya. So yun yung isa sa magandang ano, no, magandang may cascade pa sana, no, sa iba pang natin mga responders. Marami rin namang may mga training na sa swift water, pero dahil bahain tayo, iba kasi pagka may agos ang tubig, iba yung atake. Ang kailangan mong tignan dito is yung hydrology. Kailangan mo munang basahin kung yung daloy ng tubig. Pag ako ba ay inanod dito, saan ako dadalhin? Meron kasing element of foresight and forecasting. Susukatin kailangan mo ma-project kung saan ka dadalhin. Opo. And kailangan mo rin ano, kailangan mo ring malaking bagay din sa swift water yung kumbaga physics or science or hydrology nga sabi ko kanina, kasi kailangan gamitin mo yung tubig to your advantage. So, paano siya magiging mas efficient para sa iyo, para less yung hirap mo, yung pagod mo, at saka yung resources mo ma-maximize mo. Sir Gerard, karamihan nga po sa mga kaserbisyo natin nagulantang po dito nung Wednesday morning at maaaring karamihan po wala pong training dito. Pero at least yung mga immediate response or immediate approach, ano po ba ang mga kailangan mo ng sukatin or i-forecast para po maka-adapt po, no, sa mga swift water? Yeah, siguro para sa mga kababayan, no, na mga naninirahan sa mga medyo mabababang lugar, syempre kumbaga automatic na eh, or ano na yun, clockwork na yun, ano, na i-heed nila yung advice kung alam nilang medyo tumataas na yung tubig, ganun. So kung mayroon ng advice ang mga LGUs natin, so kailangan sundin natin, o kung nagpatawag na ng evacuation. Ang isang ano rin, ang isang magandang gawin dyan is kung ang isang parameter dyan, pagka binahan na ang isang lugar, in the past, asahan mo in the future, maaaring nandun pa rin yung possibility na babahain na yan. So it's only a matter of time. So, kailangan maghanda. So, kung alam mong dati nang bahain yung lugar mo, mag-invest ka na sa mga palutang, personal flotation device, mga ganon, or pwede namang kahit improvise para sa mga kababayan natin, ano, may mga jug ng tubig, mga galon ng tubig, pwedeng madami. So, kailangan abang-abang na rin eh, abang-abang na. Kung sakali man, nagkagulatan na, nandyan at bigla nang tumaas ang tubig, no. So, marami pa ring variables, maraming dynamics. So, kung meron namang second floor, di mainam, ano, o maka-akyat agad sa second floor. At i-secure yung mga gamit, yung iba nga ginagawa is nag-a-adapt na yung construction ng bahay, no. May bukod na breaker na sa ano, sa first floor, bukod yung breaker sa second floor. Yung ibang areas sa kainta, ganun eh. Bukod yung breaker nila sa first floor at saka magkabukod yung breaker sa second floor. So ang ginawa nila, nasa second floor yung ibang mga ano, kababayan natin, nakapatay na yung breaker pero sa baba. Pero sa taas, may kuryente pa sila. Ganun yung nadat na namin doon eh. Okay. Sa nangyari po recently dito po sa Habagat at Super Typhoon Carina, ano po yung na-experience ninyo sa inyong rescue operations? Yeah, sa part ng ano ng Wilderness Search and Rescue, maraming na-deploy yung tropa sa iba't ibang ano, sa iba't ibang areas. Meron sa QC, yan, meron sa Marikina, sa part naman namin sa Kainta. So meron sa Bulacan, no, mga kasamahan din natin doon, na evacuate pa sila ng
ng ilang pasyente galing sa hospital, kailangan nilang i-evacuate. So, yung na-experience nyo po ba, kayo po ba naka-experience mismo nitong sinasabi nga nating mabilis na pagragasa ng tubig? Oh, yung sa akin yung nung kahapon sa kainta, medyo pababa na yung may ilang areas na lang doon, may mga ilang subdivisions na hanggang Bewang pa, hanggang Balakang pa, hanggang Pabibdib pa, pero pababa na, no? Yun yung na-experience namin kahapon. Yung doon sa ibang teams na deploy the other day, yun, sila yung mga medyo nakaranas pa ng mga habang kasagsagan ng lakas ng ng pagtaas ng tubig. Ang kasi, ang ito rin siguro ang panawagan natin, ang misconception kasi is sa kasagsagan ng kasagsagan ng flooding incident, ang misconception kasi ng mga tao, akala nila na isang tawag lang nila, dapat ma-rescue na kami, tumataas na yung tubig, nagraragasa na yung tubig. Siyempre, may safety factor din doon ng mga responders natin. Hindi rin agad-agad nila mare-respondihan. Kasi ang point doon kasi, meron yung tinatawag sa search and rescue, LAST or LAST, locate. Kailangan ma-locate mo muna kung nasa ganitong barangay, nasa ganitong biskinita, nasa ganitong address. Ang after ng L, locate, A, access. Yun yung isa sa pinakamahirap, access, kasi moving water ito, kasagsagan pa. So, alam namin na nakaka-frustrate para doon sa mga yung mga nagpo-post sa social media na ang tagal naman ng rescue. Oo, iba ilang oras na daw po nag-aantay. Opo, pero they should, hindi natin masisisi, no? Kasi syempre bugso, yung conditions na, parang primal siya in nature, di ba? Pero syempre, kailangan din natin i-considera, baka na-overwhelm din yung mga responders at that moment, sa panahon na yon, sa mga sandali na yon. Pero ang isang malaking factor din doon, access. Maaaring hindi sila marating doon sa area nila kasi yung access papunta doon sa lugar ng mga kababayan natin is hindi talaga kaya or baka malakas pa yung agos. No? Hindi naman kasi siya absolute na kesyo trained ka na sa water rescue, ikaya mo lang lumusob. No? Hindi siya absolute na ganon. So, okay. Malaking factor din dyan. Equipment, di ba? Opo. Sabi nga natin sa rescue, 50-50 yan. You are only as good as your equipment. 50% yung kakayahan, dunong at lakas at skills ng responder mo. 50% equipment. Opo. May kakayahan ka nga at skills, pero wala kang gamit, hindi ka makapenetrate. May gamit ka nga, medyo hindi mo naman na ma-maximize yung utility nito. So, opo. Sayang din, no? So it goes hand in hand. So isa yon sa natin, tanawagan natin at pakiusap at sa mga kababayan din natin na yun yung isang angulo. Kaya maaaring baka hindi either na overwhelm or yung access doon sa areas nila. At least maintindihan po ng ating mga mamamayan, mga kababayan po natin na syempre sila rin siguro they were also shocked and overwhelmed na nasa na yung tulong, but now it's good to hear from you, mismong volunteer na tumutulong at expert nag-train para magbigay ng rescue, mismong sila ay na-overwhelmed din. So dapat siguro mas tagalan pa natin yung interview next time, sir. Pasensya na ha at wala na po tayong oras. Pero marami po kaming natutunan sa inyo, Mr. Gerard Natividad ng Wilderness Search, no? And Rescue Philippines. Yes. Marami po salamat sa inyo, sir, and a happy weekend po. Marami po salamat sa inyong oras, Sir Gerard. Salamat po. Thank you po. Okay, puntahan naman po natin itong relief operations, no? Speaker Romualdez Relief Operations para po sa mga biktima ng Super Typhoon Karina. At nasa linya po ng telepono ang Deputy Secretary General ng House of Representatives, walang iba kundi si Sofonias P. Gabonada Jr. or Sir Pons for short. Magandang hapon sa inyo, Sir Pons. Magandang hapon, Ma'am Ninia at Sir Mig, sa lahat ng tagapakinig
ng teleradyo serbisyo at isang malamig na hapon ulit sa ating lahat. Opo. Okay, Sir Pons, ano po yung mga klaseng aid po na naipabahagi po natin sa biktima po ng bagyong Karina, sir? Well, Migs, before kupuntahan yung relief operation ni Speaker, no, medyo maganda at interesting yung pinag-usapan niyo kanina. And agree tayo na napakalaking problema talaga sa tubig. Ika nga nila, too big a problem. No? So, actually, kailangan talaga magbago yung perspektibo natin sa pananaw tungkol sa tubig. No? Because it should not be, I think, yun din ang direksyon ng administration natin ngayon at ni Speaker Martin Romualdez na tingnan ang problema sa tubig o sa pagbaha, hindi sa konsepto ng flood control, kundi sa water management. Kasi isa siyang, hindi siya dapat matreat as waste. Eh. It should be treated as a resource. Patubig, hydropower, and all other uses ng tubig. So kung saan natin sila magagamit. I think yun yung direksyon ng House of Representatives ngayon at Speaker Martin, na tingnan yung mga facilities na makakatulong na matingnan natin ang tubig as a resource and not as a waste. Kaya dapat water management projects ang itayo natin sa near future. Mm-hmm. Anyway, going back to the relief operation, Speaker Martin Romualdez, yes, naglibot po ang ating mahal na speaker, Speaker Martin Romualdez, kahapon upang siya mismo matingnan kung ano ang mga kondisyon at pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa konsepto po kasi ni Sir Martin, sa relief operation, kailangan matingnan natin ito in a progressive level. So, nung unang araw, the other day actually, nagsimula na yung relief operations natin base doon sa strategy plan na ginagawa namin sa opisina. Una-una talaga ay itong pagpuput up ng hot meal stations, no? Kasi wala namang mapaglutuan ang mga tao, kailangan nila ng agarang pagkain. So, agara natin dineploy yung mga kitchen natin or mobile kitchen natin sa mga lugar na lubhang naapektuhan nitong pagbaha. Kinabukasan naman, which is kahapon, nag-relief operations na tayo o namimigay na tayo ng relief packs. Kasi minsan ang LGU nakakalagay na ng temporary kitchen, meron na silang provision for hot water, meron na silang provision for cooking. At kaya kahapon, binigay natin sa almost 10,000 individuals, 20,000 individuals ang mga ayuda natin in terms of relief packs. And alam naman natin sa pagbalik ng sa mga bahay ng ating mga biktima, ng ating mga flood victims, no, or nandun sa mga nasa evacuation centers, ang una-unang titingnan, ano ang mga gamit, nasira, ano yung kakulangan sa bahay. Kaya si Speaker Martin ay nag-allocate na din ng cash assistance na 5,000 pesos sa lahat ng mga apektadong lugar na na-identify natin para mabigay sa kanila ito next week para makapagbigay or makapagbili naman sila ng mga gamit nila sa bahay. So yun yung relief operation strategy na ginagawa ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. Ito ay in response, by the way, Migs and Ma'am Ninia, no, sa panawagan ng ating mga district congressman. Alam naman natin na ang Pangulo at ang local government units ay may sarili-sarili ding efforts at busy din sila sa mga gawain ng relief operations. Kaya ayaw natin silang distorbuhin. Kaya ang naging primary partner natin doon sa relief efforts ni Speaker Martin at ng House of Representatives at ang ng Tingog Party List ay ang opisina ng mga district congs, which they have also some manpower, they have also some resources na makakatulong doon sa relief efforts natin on the ground. Alright. Okay. So, Sir Pons, sa ngayon po, ano pa yung mga gagawin natin in the coming days? Ilang araw po yung mga nangangailangan pa na mga relief operations ito? Ilang araw pa yung nakikita nating gagawin itong relief operations sa mga nabiktima po ng kalamidad na ito? Well, tuloy-tuloy po tayo, no, hanggat may pangangailangan dun sa mga identified areas natin. Ngayong kahapon, pumunta tayo sa Barangay Tatalon, Barangay, meron pa isa, Silangan, at pumunta rin tayo sa City of San Juan. Ngayong araw naman na to, pumunta tayo sa Baseco, sa Manila, pumunta din tayo sa Marikina, and Barangay Tumana, and some other areas dito sa Quezon City, no? At kung may bukas, meron pa po din tayong hinanda. Ito yung mga calls na natatanggap natin mula sa mga distrito or mga district congressman. Meron din tayong efforts outside Metro Manila, meron din tayong Pampanga, meron din tayong Cavite,
and some other areas of Metro Manila. So tuloy-tuloy lamang po tayo, but of course, nakafocus din tayo doon sa pagbibigay ng mga ayuda through ACAP, dahil alam naman natin pagkatapos mabahaan, may maraming pangangailangan din itong mga flood victims natin in terms of mga gamit sa bahay at iba pang pangangailangan. Opo. Sir Ponce, ito po may tanong lang po ako from your perspective, no? Kasi usually kapag mga ganitong klaseng bagyo, betin, Ondoy o Ulysses, more or less Marikina at mga iba't ibang parte po, no? Pero itong Karina, kakaiba eh. Hindi lang Metro Manila, parts of Luzon, Northern Luzon. Kumbaga, yung response din po ba, kahit medyo mas wide yung scope niya, paano po natin na-assure na swift din po yung response ng inyo pong tanggapan, sir? Well, strategy na natin to, Sir Biggs, no, ever since, no, sa pamimigay ng relief operations or ayuda or immediate relief sa mga biktima ng mga bagyo saan mang parte ng Pilipinas. Meron po tayong identified na po kasi na private sector partner na mga groceries and department grocery stores and mga malalaking tindahan kung saan pwede nating i-withdraw or kunin itong mga relief packs na ito. So kahit saang lugar man, tinatawagan na lang namin, nag-preposition tayo kasi alam naman natin ang bagyo days before malalaman na natin na may paparating. So tinitingnan na po natin yan, nakikipag-coordinate na tayo in advance sa mga distrito ng mga congressman para makapaghanda, no? And sinasabihan na din natin yung mga partner natin ng mga supermarkets na maghanda na din ng stocks nila because anytime pag dumating na talaga yung bagyo ay maibibigay agad natin sa ating mga constituents at mga kababayan ang ayuda. So hindi na tayo nagre-repack pa, no, na pumupunta pa tayo sa iba't ibang lugar tapos nagre-repack pa, tapos nabibigay, inihahatid pa. So to cut the travel time and for easier and quick response, meron na po tayong sinet up na mga partnership in various areas nationwide para mas madali nating matugunan ang pangangailangan. So dito po sa nangyari ngayon na recent na bagyong Karina, no, at Habagat, ito po bang klase ng delubyo na to, yung pagbaha, yung mga biktima, is this something na na-expect po ninyo, Sir Ponce, at napaghandaan ba yung pamimigay po natin ng rescue and relief? Well, nag-focus tayo medyo sa NCR, no, because yun yung very identified areas na tatamaan ng bagyo. But of course, dun sa other areas, as you mentioned ni Migs, no, meron tayong reports from Region 2, Region 3, Region 4A, and 4B. At isa-isa po natin itong tinugunan through the congressional office ng ating mga Kongs. We were not able to expect the magnitude of water na dumaan, no, sa buong Metro Manila at sa Karatig na Bayan. But despite that, ginagawan pa rin natin ng paraan, no, together with our national government agencies. Of course, ang Pangulo ay napaka hands-on doon sa pagtingin, no, on the ground. Ika nga niya, hindi lamang niya tinitingnan ang mga datos na sinasabit sa kanya na report, kundi mismong siya ay nakita o gustong makita niya kung ano talaga ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa lugar nang mabigyan ng marapat na ayuda at marapat na intervention. And the same efforts also was being done by our Speaker, Speaker Martin Romualdez, and with our local government units and congressional offices. Sa ganitong mga bagay, ang redundancy is not a problem, no? Kasi marami talaga tayong dapat tulungan. And we are well coordinated naman with our local government unit, congressional office, and national government agency. So I think the approach is appropriate, no, dun sa pag-address natin ng sakuna. And tama po, naka-preposition na po, even DSWD, and all other agencies ng gobyerno natin, alam na po nila ang gagawin nila, no? But of course, the magnitude of water na dumaan ay medyo malaki talaga. So isang lesson ito, of course, in terms of budget appropriations, magkano ang ilagay sa mga proyekto na dapat makakontrol or makamanage sa water resource na ito, Migs and Ma'am Ninia. Tama po kayo dyan, ano, Sir Ponce, yung sinabi po ninyo, water management, kasi kailangan na, ito kasi yung ginagawa natin ngayon, parang ito yung reaksyon natin dun sa nangyari.
Pero kailangan mag-isip po tayo long term. Paano po natin malalagpasan? Dahil sabi nga nila, hindi pa nga ito La Niña eh. Hindi pa, nasa gitna tayo ng El Niño, La Niña. Can you imagine, pagdating ng actual La Niña, kung gaano karaming tubig, sabi nyo nga po, ang ibubuhos sa atin pagka nagkabagyo na naman po. Pero maraming salamat po. Tubig talaga. Tubig talaga. It's too big a problem. Too big, Ma'am Niña, no? Napakalaki. And, kailangan natin itong tingnan sa ibang perspektibo kasi may mga times din sa taon natin na wala tayong tubig. So baka itong mga tubig na to ay pwede natin gamitin sa mga araw na pangangailangan natin, no? So it should be a water management strategy and not just a flood control strategy. All right. Ayan, very good message, Sir Pons. At tama kayo, yung presidente mismo at kasama po yung mga opisyal, pati si Speaker Romualdez at iba pa, lahat po ng mga cabinet members, pati mga mayors, they were on the ground since kahapon pa. Umiikot po sila sa iba't ibang mga bayan na nasalanta po. Hindi lang po sa NCR, ha? Lumabas rin sila sa mga karatig na bayan, katulad ng Quezon. Nakita natin ang presidente dyan. Kahapon, nandyan siya sa Navotas at Valenzuela. So, it's nice to see our officials really going on the ground. Maraming salamat, Sir Ponyong. Gabunaga. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yan po ang Deputy Secretary General ng House of Representatives, Sofonias Gabonada Jr. Okay. Susunod po, Issue Spotted. Kasama po si Tony V at KC, Sir Tony Velasquez. At syempre, nag-iisang Miss Carmina Constantino Torres. Ako po, si Mix Bustos. Nagseserbisyo, Niña Corpus. Happy weekend po. Friday na. Happy Friday. Yes. Bye-bye. Bye. Serbisyo Niña Corpus sa Radyo 6.